pagkakataong ito, ang INLAC LMS Publishing Students Distributing the 10 Commandments Tracts Magazines, May 1, 2024 at Bugtong Lipa o Bugtong Napulo, Lipa City. Yan po inyo pong nakikita ang mga ilan sa mga nakatanggap ngayong araw na ito ng mga babasahin na ang pamagat po the 10 Commandments. At ilan po ito ang tinutupad, ang tungkulin na ipamahagi ang mga babasahing ito na naglalaman ng liwanag ng katotohanan sa lugar ng Lipa City habang ginaganap naman natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating mahal na Diyos sa lugar na ito. Yan po inyo pong nakikita. Diyan ang ilan sa mga nakatanggap sa pinamahagihan si po si Brother Franklin Leabris. Yan po ay isa sa INLAC LMS Publishing Students. Yan po ay ginagawa po natin ang pamamahagi ng mga salita ng Panginoong Diyos dahil naniwala po tayo na sa pamagitan po ng mga babasahing ito magliwanag po ang katotohanan dito sa lupa na ito'y maraming mga tao na hindi pa nakakatuklas o kaya nakakaalaman ng mga katotohanan tungkol sa salita ng ating pumahing Panginoong Diyos. Kaya po ito'y ating pinamahagi upang ang ating pong mga kababayan ay ating pong mapaglingkuran sa mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Patuloy pong paglalakad sa maagang panahon na ginagawa ang pamamahayag na gamit ang mga babasahin. At ito po ay binigyan ang lahat. Yan po ay mga tricycle binigyan ni Sister Bing Nuntal. Kasama din po namin si Brother Loreto Alviar. Yan po si Brother Loreto Alviar. Yan. So masaya pong tinanggap ng mga kapatid natin ang mga babasahing ito, the 10 Commandments or the truth about the 10 Commandments. So yan po ay ating pong naipamahagi na malaya at ito po ay kaluuban din ng Diyos na makatanggap ang mga taong ito dahil ito po ang maging paraan upang sila ay makalapit sa ating pong mahal. Yan naman pong tinanggap ni Nanay ang mga pamphlets at ganoon din ang offer na panalangin ni Sister Bing at ni Brother Loreto at ng inyong lingkod ang panalangin na may kinalaman sa protection, pagpapala at mga salita ng ating Diyos na mabasa po niya ito at ang lahat ng pamilya din ni Nanay ay makabasa din ng kanyang tinanggap na pamphlets upang magkaroon din po ito ng bahagi sa pag-asa o kaya'y pangako na walang iba ang buhay na walang hanggan mula sa ating mahal na Diyos. Masaya itong tinanggap ni Sister ni Nanay ang panalangin, ang blessing na binigay ng Diyos sa kanya. Ito po ay mahalaga po sa kanya ang sa ating pagmalaya pa paano.
naman ang pamamahagi namin hanggang maubos ang mga daladala naming mga pamphlets at mga taong aming nakasalamuha ay may nasa loob ng sasakyan, may driver at iba pang mga napuntahan po namin o kaya nabigyan. Kaya totoo po talaga na ang salita ng Panginoong Diyos ay para sa lahat. Ano man po ang inyong ating posisyon, inyong posisyon, trabaho, kalagayan sa sanlibutan ito, lahat tayo ay kakatanggap ng pag-asa, buhay na walang hanggan mula sa Diyos natin na nangako na ang sinumang manampalataya at tatanggap sa kanya pong mga pangako ay pagpalain ng pag-asa na ito ay buhay na walang hanggan. So ito po ay ati po ang ginagampanan ang tungkuling ito na ito po ay binigay naman ng Diyos sa atin upang gampanan o gawin ang gawain ito. So patuloy po nating ibahagi ang mga salita ng ati pong Panginoong Diyos. Ito po ay gawa na ang mga mensaheng ito. Ang atin na lamang pong gagawin ay atin na lang pong iabot sa mga tao upang ito po ay kanilang mabasa. Kaya purihin po ang ating mahal na Diyos dahil patuloy po tayong binigyan ng buhay, ng lakas, sigla ng pananampalataya at magamit natin sa paglilingkod sa kanyang gawain. Araw-araw, tayo po ay magdala ng mga missionary booklet saan man po tayo patutungo, saan man po ang lugar ng ating pupuntahan o tayo man ay papasok sa ating mga trabaho. Gawin po natin ang ating pong tungkulin na magpapahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos gamit ang mga printed pages na ito ay gagamitin ng Holy Spirit upang ang mga taong bumabasa na ito ma-impress sa mensahe at magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos yan. So kahit saan, basta ating maiabot ang mga mensaheng ito sa pamagitan ng mga libro, mga pamphlets, mga missionary booklets, mga magazines, mga tracts at iba pa. At ito ay masaya nating gampanan dahil natutuwa at nagagalak naman po ang Diyos sa ating pong paggawa sa kanya pong gawain. Mahalaga ang gawain ito mga kaibigan at ang kaaway ay hindi natutuwa nito. Kaya marami po sa atin na hindi po sila nagkaroon ng pagkakataong makibahagi sa gawain ito dahil sa paghahadlang ng kaaway sa mga ganitong paglilingkod sa mga salita ng ating pong Panginoong Diyos. Pero sa lahat ng mga nakibahagi, nakisangkot sa gawain ito, ang Diyos po ay magbibigay ng pagpapala sa kanila at tumutugon sa kanila pong mga dalangin. Dahil ang Diyos ay mabuti at matuwid na humatol sa lahat ng mga tao na nakisangkot sa kanyang gawain. So, salamat po sa inyo pong pagdinig sa ating mga dalangin. At huwag niyong kalimutan na i-like po at i-subscribe din po ang ating pong mga channel sa YouTube, sa Jewel Sharing Hope sa Facebook, ganun din po sa ating pong mga iba pang mga channel. God bless sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalblain po tayo sa araw na ito.